Ay, magandang hapon ho, mga kakamping, mga kabunyog. Basahin ko, maganda ho yung comment ni ano eh, Ma'am Sherbin Sapeda doon sa Karumal Dumal na ano. Parang cool to, yung vlog ko nung isang araw, nakalimutan ko, maganda pala. Basahin ko muna ho ah. Sabi ni Ma'am Sherbin Sapeda ho. Sir Rox, gandang gabi po ulit. Sa palagay ko po, Sir Rox, di po cool to ang dahilan. Malamang po yan, pamilyang mga hinangin na ang mga ulo. Bagay po, sabi niya, sa gutom o sa drugs, sabi niya. Kasi wala pong nasa matinong kaisipan ang isang tao na gagawa po ng ganyan. Malamang po eh, mga nasisiraan na po ng bait ang buong pamilya, sabi niya. Di po ako naniniwala na yan eh dahilan sa kulto. Baka po sa mga kinuto ang utak, pwede pa. Sabi niya. Kasi sarili mong ina o lola susunugin at lilitsunin mo ng buhay, anak ng damuhong mga lintik, galit si Ma'am Sherwin sa peda rito. Dapat po sa kanila isunugin din ang sunugin din at nang malaman kung sino po talaga sa kanila ang kinuto, ang kinulto o kinuto sa buwang sabi niya, ang buwang na utak. Ay, Diyos ko po, Lord. Patawarin mo po sila, sabi ni Ma'am Sherwin Sapeda. Yan yung comment niya doon sa ano eh. Ano to? Yung vlog ko na ano eh. Karumaldumal na katanghan at iba pa. Noong pahong isang araw yan. Oo. Pakinggan natin to, magbigay ko tayo ng komento dito sa gulo na ito sa DSWD, Educational Assistant. Kanina lang ho ito eh. GMA. Tinigil na po ng DSWD ang online application para sa educational assistants. Sabi ni Secretary Erwin Tulfo, umabot na ng 2 milyon. 2 milyon na pala yung ano, educational assistants, mga parang aplikante. Ang mga nag-apply na kailangan nilang suriin. Susuriin pa pala yung mga aplikasyon. 2 milyon ho yan, edi matagal-tagal din yan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Malakas man ang ulan, hindi natinag ang mga pumila para sa educational assistant sa central office ng DSWD sa Quezon City. Dami rin ang pumila, oh. Ang tanong dito, no, ba't sila pila ng pila? Wala naman yatang binibigay. Meron ba silang narinig na mamimigay na dyan? Ba't sila pumipila? Diba? Ina, may mga bata pang kasama sa pila. Ang ilan, madaling araw pa naroon, pero hindi sila pinapasok dahil sarado ang opisina at walang payout doon. Pasado alas 10 ng umaga, pinuntahan na sila ng mga pulis. Lumiban pa po kami para lang pumunta rin. Eh kasi tulad ko, binayaran po namin ito sa eskwelahan. May bayad po ito, sir. Hindi naman po biro yung 300, babayaran mo. Tapos pagpunta ka rito, babaliwalayin ka. Ano, ilang walk-in, pumila sa central office ng DSWD kahit walang payout na educational assistant. So, hindi wala ako sa opisina ngayon, madam. So, bakit ganito po sa tinatid ko? Hindi po ako tika-DSWD, ha? Pinapaabisuhan lang po kayo na sayang lang yung pagod nyo rito, kaya pinapasama talaga pinapauwi kayo. Pero hindi pa rin umalis sa pila ang ilan. Masama raw ang loob nila dahil inaasahan nila ang educational assistance na ito. Hindi pa lang ako nakakabili ng mga gamit ng anak ko. Malaking bagay po kung maibibigyan po kami ng cash assistant dahil tulong po sa mga batang nag-aaral. Dahil ako nawala ng trabaho yung asawa ko. Napagsarahan na raw sila ng online registration kaya isinapalaran nila ang pagpila. Meron ding ilang kagaya ni Jenilyn na may online registration na pero hindi pa rin nakakatang. Oh, ito, naka-register na raw to sa online pero wala pa rin natatanggap. August 30 pa po ako nakapag-register. Tapos kung ano, August 30, wala na po kayo na-register? Wala po. So, nag-decide ako mag-walk-in na lang, ma'am. Sabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, 2 milyon na ang nag-register online kaya natatagalan silang balikan lahat ng mga ito. Pumantakin mo, yung 2 milyong nag-register na, babalikan nila lahat yan. Kaya matagal nga. Dahil susuriin nila lahat isa-isa eh. Kung karapat dapat silang makakuha ng assistant sa pag-aaral ng natawag na ayuda. Wala pa rin walk-in, kaya dapat makatanggap muna sila ng text confirmation bago pumunta sa payout site. Yun, kailangan makumpirm muna yung parang
pag-register nila online. Kung paladala sila ng detect sila na, o pwede ka nang kumuha rito, pasado ka. Wala na ring extension ang huling payout sa September 24. Close na itong educational assistance, pero magpapatuloy ito through our lawmakers naman, yes, yung okay budget ng ating mga congressman. Yung mga hindi nakapag-online or yung mga trying to go online pero hindi makapasok, pati yung mga walang pang-online, eh baka i-cater na ng mga mabutihing mambabatas natin per district. Mas mapapadali raw ang pamimigay ng ayuda. Yan, ang dami nila, oh. Nakasalampak na ho sila sa bangketa ng kada distrito dahil mas kilala ng mga kongresista ang mga nasasakupan nila. May ilang LGU na rin daw na nagsabing tutulong sila magbigay ng educational assistance. Pag-uusapan daw ng DSWD at ni House Speaker Martin Romualdez ang mekanismo para rito sa susunod na linggo. Kaya pakiusap niya sa mga hindi pa nakakatanggap ng susunod na linggo pa ayuda, maghintay muna. Dagdag ni Tulfo, tinitingnan nila kung pwedeng maisabatas ang educational assistance para taon-taon makakuha ang mga estudyante. Patuloy namang ipoproseso ang 2 milyong nag-apply online. Pero paglilinaw ng DSWD, it doesn't mean po na pagkayo may application, ay kayo po ay automatically ay makatatanggap po ng ating ayuda. Linawin po natin yan dahil ito po ay subject sa assessment ng atin pong mga social worker, at subject po ito sa availability ng funds. Nilinaw po natin yan. So hindi po natin pwedeng sabihin na yung 2 million kailan makatatanggap, hindi po. Kasi marami rin po tayong pinoproseso na hindi nila namimit yung criteria, hindi nila ma-justify na sila student in crisis. Yun ang mabigat doon. Kailangan ma-justify mo pa na ikaw ay student in crisis. Yun ang criteria. Tuloy-tuloy naman daw ang pamimigay ng educational assistance sa 18 off-site payouts sa geographically isolated and disadvantaged areas kung saan walang access sa internet at gadgets ang mga residente. Sa tanggapan ng DSWD sa Gastambide sa Maynila, marami rin ang nagtiyagang pumila. May ilan na hindi pa rin daw nakakakuha ng ayuda. Sa target na 400,000 student beneficiaries, mahigit 293,000 na ang nakatanggap ng educational assistance. Karamihan ay college at vocational students. Mav Gonzalez. Ayan o yan. May sinasabing criteria. Para sa akin, no? Sabihin na nila kung anong criteria. Para alam nitong mga nasa mababang laylayan kung sila ay papasa. Anong kriteriya ba ang hinahanap nitong DSWD para mabigyan sila ng ayuda sa pag-aaral ng mga kanilang mga anak? Dapat ilagay nila, o diba? O, kayo dapat, ganito kayo, 2 beses na lang kayo kumakain sa isang araw. O talagang walang mga, yan ang mga, ito ang mga kriteriya para kayo mabigyan ng ayuda. Kailangan, mga wala kayong hanap buhay yung mga magulang nyo. Talagang kayo, wala talaga kayong, meron kayong sertifikasyon o galing sa inyong barangay na kayo talagang super hirap. Bago sila mag-online na mag-apply sila sa online. Dahil susuriin pa rin eh. Ibig sabihin, sabi nga kanina, hindi pa sigurado ko mo nakapag register kayo online, makakakuha na kayo dahil susuriin pa yan. O, diba? Hindi ganun kadali. Parang diba? Dapat labasan nila yung kailangan na kriteriya sinasabi para alam nitong mga nasa mababang laylayan ng mga kababayan natin na kung kumakain kayo 3 beses ang araw, hindi kayo qualify. Kailangan 2 lang. Mga ganun. O, kawawa. Antakin mo yan, oh. Pumipila sila sa wala. Ba't sila pumipila dyan? Sino nagsabi sa kanilang pumila sila dyan? Oh, sarado pa yung yung opisina. Kaya kinausap na yung isa ng pulis na wala naman, sarado. Oh. Ayaw pa rin sila magsialis. Hindi, sino ba na dito? Ano magproblema ng mga to? Oh. Yun lang para madali. May requirements, may criteria na sinasabi. Oh, kung gaano kayo kahirap para kayo makakuha ng ayuda sa DSWD. Oh.
Ba? Eh, pag meron kayong kinikita, oh, hindi kayo ano. Kailangan may ano, may sertifikasyon sa barangay. Di ba? Na kayo talagang karapat-dapat na mabigyan ng ayuda. Hmm. Kung paniniwalaan ng sertifikasyon ng barangay, ha? Oh. Eh, kung pati yung sertifikasyon ng barangay, hindi pa rin paniniwalaan ng DSWD, eh, wala tayong magagawa doon. Sila susuri. Oh. Dapat pag may sertifikasyon ng barangay na ito'y talagang mahirap na tao, talagang dapat makakuha ng ayuda, dapat yun, automatic, meron na. Oh. Ngayon, kung duda pa sila sa sertifikasyon ng barangay, ang gusto pa nila ay sila pa ang susuri, yun ang mabigat. Oh. Lalo na yan, 2 milyon. Oh. Babalikan pa, di ba sabi, babalikan pa. Oh. Nang DSWD kung sinong karapat-dapat dahil yun, nakasasabi lang hindi porke nakapag-register kayo online eh, qualify na kayo hindi, oh, kailangan meron pang ano yan, susuriin pa yung mga aplikasyon nyo, oh, di ba? Kawawa sila, ano? Tapos ang korupsyon, grabe, ewan na lang. Diyos ko. Eh, nagkaroon na ng stampede nung nakaraan, ha? Diba? O ngayon, ito na naman, o. Oh. Ewan ko. Ay, mag-comment kayo kung anong dapat gawin ng DSWD. At kung anong dapat gawin itong mga, ano, para sa akin, yun lang, komento ko. Dapat, sinasabi nilang kriteriya, ilabas na nila. O, kung ano, ang hinahanap nila para bigyan nila ng ayuda itong mga gustong magpaaral ng anak. O, di ba? Yun lang. Ay, nako. Ewan. Ito yung ano, mga comments nyo doon sa vlog ko kahapon. No? Collab na ho tayo. Yan lang ho, ano ko dyan, no? Sa eh, million din ho yan, million-million. 2 million na nga raw yung nakaregister. Eh. O, yung isa nakaregister na para August pa raw. O. Pero, wala pa rin siya nakukuha. Kaya pumunta siya dyan ngayon, nag-walk-in siya. Eh, lalong wala. Doble pagod siya ngayon. Diba? Sabi ni Ramon Oclares, oh, gandang gabi, Carox. Di ako believe dyan sa subject nyo. Di lahat na sinasabi niya dapat paniwalaan. Oh. Si Attorney Libayan na tinutukol ni Amon ni Ramon Oclares. Sabi ni Elizabeth Iscario, good evening ka. Good evening, Sir Rox. Tama ho kayo, Sir Rox. Dapat lang ho ikumpara sila para malaman natin kung sino magaling at para pag-igihin pa ng bagong pinuno ang gagawin niya na kulang sa dating sa dating pamahalaan. Tama, may kanya-kanya sila pero sana mas matino dapat siya at higitan pa niya. Tama si Elizabeth Oscari. Kalat ni Baya, shout out, ah. Sabi ni Hilcaro, Karoke, we should not forget that majority of the senators and the executive members are both on the same unity team. And we are not sure if that sugar fiasco hearing is a true and honest hearing or just Chubibo or Sarsuela hearing just to compel as a pakitang tao para may masabing may ginawa sila. Lastly, we can call it as the Senate carousel, as if it's a carousel, paikot-ikot lang pero no one will be charged like the Parmalee case. Sang ayon ako sa iyo dyan, Hilcaro. Sabi ni Ladies Anita, good evening po Sir Rox, have a blessed day po. Salamat po sa vlog mo po ngayon, gabi, ngayong gabi, na ibinahagi mo po sa aming mga sumasubaybay sa iyong programa po. Mabuhay. Salamat, Ladies Anita. Sabi ni Delia Galviola, good PM Sir Rox, hindi ko binoto yung matandang yan, sabi niya. Si Digong, sinasabi niya. Tama pala kaming pamilya kasi alam na namin ang gawain yan sa Davao. Oo, eh,
Yung pamangkin niya, ayaw sa kanya, di ba? Si Noel Duterte, o, oh, di ba? Yung babae, nasa ibang bansa, o. Oh. Sinasabi na ni Noel Duterte kung ano sila, eh. O. Oh. Pamangkin ho yun, buo. O. Oh. Eh, matigas ang ulo ng Pilipino. Hindi sila niniwala. Eh. Kadugo na yun, yung mismo. Hmm. Matino yung babae. O. Oh. Sinasabi na ng babae. O. Oh. Saan na? Bahala sila, eh. Yan ang nangyari. Hanggang ngayon naman, oh, marami pa rin believe kayo kung gagawin tayo dyan. Sabi ni Delia Gabiola, good PM Sir Rox, hindi ko binoto yung nabasa ko na to. Sabi ni Kalat ni aminin, attorney, aminin mo na lang kay attorney Libayan to. Attorney, aminin mo na lang na aminin mo lang kasi na may crush ka lang kay paring Rapi. Ang dami pang etos, aminin mo na. Kalat niyo. Sabi ni Ruth Plenos, happy Sabat. Sir, good evening and more power. Ayaw ko dyan kay Libayan, mayabang, piling matalino at siya na magaling. Oh. Shout out, Mirna Regalado. Adoracion de Marana, shout out, my friend. Dolor Garcia. Jun Lagun, my friend, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Menopause na, shout out, ah. Ryan Yumura. Ha? Sabi ni Mirna Regalado. Good evening, Sir Rox. Always watching. God bless. O, salamat. Boy Hong Kong Balong, shout out. Sabi ni Rudy Bulay. Good evening, Karoke. Sa tingin ko, si BBM hawak ng importer ng asukal kasi sila ang gumastos ng bilyon during campaign. Kaya bayad utang agad. Ganun ba yun? Sabi ni Reynaldo Gonzalez, oh. Even if BBM knows that he is bullying, palagay na lang dun, hayaan na natin yan, mind instinct na siguro BBM. Kasi nga Sir Rox, yun ngang mga nakaraang korupsyon, wala na rin siyang pakialam. Which is wrong. He is the leader. He can lead as good example being a good governance. How do people believe in that kind of attitude? Tama ka dyan, Reynaldo Gonzalez. Ang ayon ako sa iyo. Sabi ni Rolando Gamboa, Sir Rox, ini-educate lang ni attorney yung mga listener niya sa style ni Tulpo para ma-realize din yan ng mga secretaries. Sooner or later, yung mga secretaries na aalma kay Tulpo, please. Remember, minumulat lang ni attorney yung mga maling gawain ni Tulpo. Oh. Eh, niwala ako sa'yo dyan. Sabi ni Alexis Garcia, tama ka Sir Rox, nakikinig ako sa mga points sa mga vlog ni attorney, pero hindi ako nag-subscribe sa kanya kasi may mga points siya na hindi ako sang-ayon. Oh, parehas tayo Alexis Garcia, parehas tayo. Kaya nga sabi ko, hindi ko naman siya kinukontent na kinukontent, eh. Pag hindi ko gusto, eh. Oo. Sabi ni Joe Flores, oh. Shout out, Joe Flores. Alter ego yun, Sir Rox. Ibig sabihin ay ang pangalawa at ibang personalidad ng isang tao. Example ay si Superman. Alter ego niya si Clark Kent, si Spider-Man, si Peter Parker. Hindi naman kasi dapat yun ang term na ginagamit ni Libayan sa mga taong under kay Marcos as executive branch. They represent the head but they are definitely not alter egos. Very loose ang usage ni Libayan doon. Salamat, yun lang. Galing din ni Joe Flores. Zain Abu Bakar 06, shout out. Protector ng corrupt. Galit kay Tulpo. Tama si Tulpo. Protector ng kurap. Galit kay Tulpo. Tama si Tulpo, sabi. Reynaldo Gonzalez ulit, oh. Malaki po kasi Sir Rox pagkakaiba ng ikumpara sa di ikumpara. Pwedeng ikumpara ang namumuno kung maganda o hindi, parehas ang ginagawa. At kung di dapat namin ikumpara, kanya-kanyang kakayahan naman po yan.
basta lang nasa lugar o tama ang pamumuno ng bawat nagiging leader. Doon natin makikita na pwede natin pagkumparahin ang bawat isa. Sa tingin ko lang, Sir Rox. Tama ka dyan, Reynaldo Gonzalez. Sabi ni Wilma Lareta, kahit saan bagay, di nagsasalita si BBM, lalo pa nga at ang aga ng korupsyon, nabisto agad. Tama ka dyan, Wilma Lareta. Bukong-buko eh, di ba? Eto, Jeff Ramos na, shout out, sabi niya. Yan yung klase ng tao na ayaw magpatalo, si Atty. Libayan. Kahit mali at baluktot na minsan, pinipilit pa rin basta daw naaayon sa batas. Kahit mali yung desisyon. Halata naman di uso ang common sense sa kanya minsan. Oh, naniniwala ako sa iyo dyan. Anak Jeff. SGPH King, shout out. Tama ka, boss. Ang mga debate, doon natin makikita na pwedeng kang maging presidente. Kaya weak leader siya. Oo, totoo naman yun. Sabi ni Jaime Benavides, tama ka, sir. Di ko rin binoto yan kahit kapwa Bisaya ko siya. Oo. Applehead, sabi ni Applehead. Oh. Ang tinitingnan lang ni Atty. Libayan ay legality side. Siyempre, attorney siya. Hindi niya tinitingnan ang morality side. Minsan maaring makalusot ang isang tao sa legality side, pero may kamalian ang kanyang moralidad. Oh, naniniwala ako sa iyan, Applehead. Si Joe Flores ulito. Kaso pag nalagyan ang mga sacrificial lamb na kagaya ni si Rafika ng milyones, ay di tapos na. Sarado na ang kaso. Totoo yan. Shout out J9G3. Long time no see. Joe Flores. Joe Chalan. Shout out. Akira Milo, shout out. Sabi ni J9G3. Out. Ang unang sinasabi ni Libayan. Sabi ni Ladies Anita ulit. Para sa akin, yan si Atty. Libayan ay maganda siya magpaliwanag ng bawat issue and topic niya. Balance naman siya sa mga nasa oposisyon. Kung may kamalian siya, ay tao po lang si Atty. Libayan para hindi magkamali. Lahat ay may pagkakamali. Maganda kay Atty. Libayan, magaling siyang magpaliwanag. Yan ang opinion ko. Magaling siya sa natumalakay. Sang-ayon din ako sa opinion mo. Pero yun nga, kung minsan may mga opinion si Atty. Libayan, hindi ko na kinukontent kasi hindi ako sang-ayon. Sabi ni S. Makise, shout out S. Makise, magandang gabi po, Karox. May point ka po sa sinabi ni Atty. Libayan na di dapat i-compare ang pamumuno ng leader. Kailangan talagang i-compare yan, yung mga yan, sa bawat isa, kasi doon mo malalaman kung anong klase silang leader. O, sang-ayon sa akin si S. Makise. Il Enson, shout out. Sain Abu Bakar, shout out. Ilang beses na mention si Libayan ni Tulpo. Danilo Rubio, shout out. Bakit kaya hahabulin kung siya nga itong Danilo Rubio, sabi niya. Bakit niya hahabulin kung siya nga hindi nagbabayad ng bus niya? Galit si Danilo Rubio kay BBM. Belen Godoy, shout out. African Size, shout out. Alvin Aquino, shout out. Mas okay si Bunyog sa kanya. Sang-ayon naman ako sa iyo dyan, Alvin. Malayo. Mas magaling si Atty. Enzo Recto. Ah, sa totoo lang. Mas detalyado. Oo. Parang si... Mas magaling si Atty. Enzo kung kay Atty. Libayan. Para sa akin, ha? Sabi ni Cassandra Deisio. Sabi ni Cassandra Daisy, check and balance ang ibig sabihin dyan, Mr. Rocky.
Mas believe ako kay Tulpo. Yan lawyer mo, hindi nakakaintindi na you are responsible sa sarili mo. Ang nabubuli ang mga Pilipino. Oo. Shout out, Brother Relly Asistio. Jerry Uy, shout out. I agree with you, bro. Ako rin hindi pabor sa ibang opinion at pinagsasabi ni Atty. Libayan. Pati angat buhay ni Madam Leni Robredo, nahanapan niya ng butas kesyo poverty form daw. Sometimes this so-called Atty. Libayan, puro negatibo na lang ang nakikita sa mga mata niya. Minsan parang wala nang nakikitang positibo. Palibasa, BBM itong si Nognog kasi Ilocano siya. Hindi raw siya BBM, hindi rin daw siya Leni Robredo. Lacson daw siya, Jerry Uy. Na ano ko yun, nakita ko yun, Jerry Uy, yung sinabi niya na parang poverty form ang diskarte ni ano ni attorney Leni Robredo. Dahil yun nga, kahapon napanood ko. Hindi ko nakakinuntin. Oo. Yun ang para sa kanya. Oo. Ha? Para sa kanya yun. Para sa akin eh. Hindi ako sa akin doon. Tsaka yung sinasabing poverty porn na yan, no? Galit na galit si Attorney Enzo at Attorney Libayan dyan. Wala namang magawa. Tuloy-tuloy pa rin sila. Eh, dyan, ano eh, dyan kumukuha na simpatye eh. Yung mga tao na yan eh. Oo. Pero iba-iba naman ang ano, iba-iba ang klase ng dating. Ganyan nga ho kasi ang tao eh. Pag nakakita ho ng mabuting tao, napanood nila dito sa YouTube, eh, binibili ba nila? In the sense, nagpapadala pa sila ng tulong. Oo. Kagaya yung ano, napapanood ko, mga mahihirap, tinatayuan nila ng bahay. Ewan ko anong klaseng ano yun. Papanood ko eh, oo. Yung mga binibigay silang gamot, ganun ganito. Oo. Ang subscriber ho nila, umaagos. Ganon din ho ang mga comment section. Mga views, malaki. Oh, pagbasahin mo yung mga comments eh. Praise the Lord lahat ang halos ang comments. Puro praise the Lord. Oh, ganon ho. Yan ang Pilipino eh. Eh yun nga lang manood ang Pilipino ng mga nakakaiyak na palabas na sine eh. Makikita mo, tumutulo ang luha nila eh. Pelikula lang ho yun. Eh, itong nakikita nila sa YouTube na ginagawa nitong mga sinasabi ni Atty. Libayan ng poverty porn. True to life story po yan. Oh, di ba? Na talagang mahihirap. Biglang may darating na isang vlogger na tutulungan yung naghihirap. Eh, napapanood ho ng madlang people. Oh. Pagdating na eleksyon, panalo siya. Diba? Makamahirap. Yun po yun. Yun ang karamihang kalimitang ano sa YouTube. Makamahirap. Eh para kay Libayan, eh ano, hindi siya sang-ayon dun dahil ini-expose daw yung kahirapan ng mga tao. Ginagamit daw na para maka-abuse. Yun ang sinasabi niya. Parang pinagsasamantalahan yung kahirapan ng tao. Pinagkakapirahan yung tao. Yun ang dating kay Atty. Libayan. Ano? Ang problema nga dyan, kaya bang ipahinto? Pwede bang ipahuli ng, sa pulis? Ha? Atty. Libayan, pwede ba pahuli sa pulis? Yung mga tumutulong na yan? Na vlogger? Oh, yun lang ang tanong dyan. Pahihintuin ang pulis? Yung mga yan?
Wala. Tumutulong eh. Di ba? Kung meron dapat pahintuin, mga boss, yung mga sekta na yan, na sinasamantala ang katangahan ng mga tao, na naniniwala ang mga tao, hanggang ngayon may naniniwala pa ba na may darating na paghuhukom? Hindi ako naniniwala sa paghuhukom na sinasabi, gugunawin ng mundo muli ng Panginoon, kagaya ng mga sinasabi mga Sodom and Gomorrah, mga Noah's Ark, mga palagay ko, wala na ako yun. Hindi na darating yun. Kung nung unang panahon, para sa akin, mas masasama ho ngayon ng tao Kesa ho nung mga sinasabing Noah's Ark, mas grabe ho ngayon. Nung panahon ni Noah's Ark, wala yata mga drug addict Meron na ba? Nung nagkakagunawa ng mundo, wala pang mga mga natawag na yung mga dipindot lang, ilusaw na yung kalaban niya, mga nuclear bomb, mga kung ano-ano na panahon ni wala pa ho yan, diba? Wala na ho yan. Basta yun, ang paghukom, pag tayo namatay, yun na ho yun, yun na ho pinaghahandaan natin. Kaya gumawa ho tayo ng mabuti rito sa lupa para pag sinasabing ikalawang buhay, buhay na walang hanggan, kung pwede tayong makapasok sa kanyang kaharian. Yun ho ang paghukom doon. Hindi ho yung kagaya ng inaasahan ng yasabi nitong mga sekta-sekta na to, na dito kayo sumapi at pagdating ng paghuhukom, ligtas kayo. Wala na ho yun. Diba? Meron dyan, bigla na lang binaril, meron dyan, napagbintangan, pinatay, Kung mabuti siyang tao, yung kaluluwa niya, wala naman siguro naman, kukunti lang naman yung taong naniniwala na walang Diyos. Karamihan ho yung mga naniniwala ng walang Diyos, hindi ho sila naniniwala sa kaluluwa, na mayroong kaluluwa. Hindi ka nga naniniwala sa Diyos di ba? Tuloy ho natin to. Javier Puno, shout out, hindi ako believe dyan. Okay na banatan niya si Rapi Kulto. Never ko yan naririnig na binabanatan yung mga BBM vloggers at puro fake news ang ginagawa. Never yan bumanat kay BBM. Mukhang gusto rin ng posisyon. Pati yun sana all ni Kiko, tinira pa. Wala namang ginagawang masama doon. Marami rin palang Ako hindi naman ako, wala akong masamang tinapay. Atty. Libaya, merong mga tama siya sinasabi. At yun nga, meron din namang hindi, no? Pero ang binilibang ko sa kanya, bumangga siya sa tulpo. Hindi siya magalaw ng tulpo. Nilalahat niya ang tulpo. Sabi niya, mga tulpo natin, patulpo niyo ako. Kasi sinasabi ng mga tulpo natin, ba't di mo kasuhan si tulpo? Ba't di niyo ako patulpo? Yun naman sagot niya, di ba? Sabi ni Jeff Ramos, nabasa ko na pala to. RJ, 21 March 18. Umaasa si attorney kay BBM tambay na 6. Umaasa si attorney kay BBM tambay na 6 years yun from 2026 from 2016 to 2022. Convicted pa. May 200 million PDAP involvement.
Tanga lang talaga mga bumoto dun, sabi ni RJ. Galit si RJ, 21 March 18. Sabi ni Joe Flores, oh, huwag nang umasa na ipagtatanggol kayo ni Bon Jovi. Busy yun na nagbabasa ng song hits. Kayo naman, sabi niya. I want to lay down. Huh? I want to lay you down in a bed of roses. For tonight, I sleep in a bed of nails. I want to be just as close as Holy Ghost is. Huh? Lay you down in a bed of roses. Ah, kumakanta si Joe Flores. Ang dami, oh, si Joe Flores nito. Ang masagwa kay Bong Jovi ay parang kirida lang niya ang Pilipinas. Inaasikaso lang kung kailangan ng parausan. Joe Flores ulit. Kaso pag nalagyan ang mga sacrificial lamp na kagaya ni Serifica na milyones, ay di tapos na, sarado na kaso. Reynaldo Rosario, shout out. Okay. Sabi ni Moy Caburas. Moy Caburas, shout out. Hindi pa direktang sabihin ni Libaya na inutil ang BBM niya. Eh, yun na nga sinasabi. Bilen Gudoy, shout out. Sabi ni Jaime Catalan, oh, kutkutin mong maigi bawat singit ng katiwalian na Tony Libayan. Si Jaime Catalan ulit, oh, ang hirap sa panahon ngayon kung sino pa ang mga kriminal at magnanakaw, sila pa ang sumisigaw ng bully at sila pa ang kinakampihan ng mga tulad ni Tony Libayan. Ang daming ginawang pagnanakaw ni Duterte. Nagnanakaw na si Marcos Jr. Bakit di mo punahin yung malaki ninanakaw sa kaban ng bayan? Attorney Libayan, Libagyan? Libagyan. Oh, si Hilenson na naman, oh. Shoutout, Hilenson. Mga kawatan, sabi niya, sila pa ang nabubuli. May utak ba yan si Attorney L? Dapat lang sila pagsabihan dahil public service. Otherwise, alis sa pwesto kung mga incompetent sila, sabi niya. Sabi ni Jaime Catalan ulit, kung matalinong gobyerno ang kay Marcos Jr., tama ang binubuli sila, pero kung may anomalya tulad ng sugar fiasco, hindi pambubuli yun. Hinahanap lang ang katotohanan kahit moro-moro lang. Patay tayo dyan. Sabi ni Jaime Catalan ito. Panahon ni Duterte kay Attorney Libayan kasi binawala ni Duterte ang mga sekretary niya umatin ng Blue Ribbon Committee. Sa totoo lang, mga tinatago ni Duterte kaya ayaw niya paatinin mga tuta niya sa Senado. Mabubuko siya. Remember, iba ang Blue Ribbon noon compare sa Blue Ribbon ngayon. Tama. Ang gagaling niyo talaga mag-comment, eh. Sabi ni Jaime Catalan nito, hindi naman ako niniwala sinasabi ni Attorney Libayan na nabubuli ang alter ego ni Marcos Jr. Paano sila bubulihin? Di ba unity team sila? Di ba absuelto si Vic Rodriguez? Lahat yan, muro-muro lang. At the end of the day, magkikita-kita mga yan sa isang mesa para maghatian ng mga ninakaw nila. Patay tayo dyan. Sabi ni Rachel Isguera, good evening, Carox. Grabe korupsyon at utang ng Pilipinas na panahon ni Digong. Halos lahat ng kabinete niya, mga yumaman. Tama. African Sai, shout out.
Okay. Nakapag-collab naman po tayo, mga boss. Salamat sa magagandang comment nyo. Ha? Hindi ko nga po pwedeng hindi basahin. Ma'am Sherby Sapeda, shout out. Walang comment, wala kang comment dyan, ha? Ma'am Sherby Sapeda, inaanap ko, ha? Magandang gabi po, mga boss. Nakapag-collab na naman tayo. God bless. Magdasal bago matulog. Humingi ng tawad sa anumang kasalanang nagawa natin sa buong maghapon. Good night.